Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo na kami ay magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawang at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging birhen na si Santa Mariang Mahal, kami nawa ay mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatian na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila.
mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus, sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay. At hindi lamang ako ang nagpapasalamat, kundi pati ang mga simbahan ng mga Hentil. Ikumusta rin ninyo ako sa simbahang nagtitipon sa bahay ng mag-asawang ito. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumasampalataya kay Kristo doon sa Asya, at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Hunya na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa sa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo, at sa kaibigan kong si Estakis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio, na sumulat ng liham na ito, ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo, na tinutuluyan ko sa bahay niya, nagtitipo ng buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto, na ingat yaman ng lungsod, at ng kapatid nating si Quarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ng Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakila'y ipamamalita. At isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Managana sa bigay ng pagpapala. Alleluia.
inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito, ay may tatanggap naman sa inyo sa tahanan na walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hakamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya sinabi niya sa kanila, kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Maraming paalaala ang ibig ipaalam sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Pero ang isa na ibig ipaalam sa atin ng Diyos ay ating tatalakayin ngayon. Sa ibang bahagi ng mabuting balita,
nasabi ng Panginoon, huwag daw tayong magpayaman. Huwag daw tayong mag-impok. At maglikom ng kayamanan para sa atin. Sapagkat ang taong mayaman, mahirap makapasok sa langit. Kaya ayaw ng Panginoon, i-google natin ang pag-iimpok ng kayamanan para sa atin, sarili. Ibig ng Panginoon, manatili tayong dukha. Pero dito sa ating ebanghelyo ngayong umaga, ang sabi ng Panginoon, pwede kayong mag-impo ng kayamanan at maaaring magpayaman. Basta't gamitin ninyo ang lahat ng inyong kayamanan sa pagtutulong sa ibang nangangailangan. Pwede daw tayong magpayaman para yung kayamanan natin maitulong natin sa iba. Kung ginawa natin yan, makakapasok tayo sa langit. Kung ang ating buhay sa lupa, inugugol natin sa pagtutulong sa iba, langit ang ating tungo pagkatapos ng buhay natin sa lupa. Kaya ang paalaala ng Panginoon sa atin ngayong umaga, pwede daw tayong mag-impok ng kayamanan. Pero gamitin natin ang bawat sentimo para sa ikabubuti ng ibang tao. Sa ibang bahagi ng ebanghelyo, sabi ng Panginoon, mahirap sa isang taong mayaman ang makapasok sa langit. Dito naman sa ating ebanghelyo ngayon, ang sinabi ng Panginoon, pwede kayong mag-impok ng kayamanan, maglikom ng kayamanan. Basta't gamitin ninyo ang inyong kayamanan sa pagtulong sa ibang taong nangangailangan. Yan ang ibig ipaalaala sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Magsitayo po ang lahat. Minamakal ko mga kapatid, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mga biyaya na magagamit para sa kanyang kaluwalhatian at kabutihan ng kapwa. Idalangin natin na maging responsable nawa tayo sa lahat ng ito at maging karapat-dapat sa kanyang pagtitiwala.
ang ating tugon. Panginoon, bigyang lakas mo po kami sa iyong pamamaraan. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Bilang simbahan, tayo naway maging mapagkakatiwalaan sa ating paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging responsable at tapat sa paggamit ng mga ari-arian ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Atin nawang mapaglabanan ang pagkagahaman sa pamamagitan ng pagiging mapagbigay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga dukha at may sakit, naway tumanggap ng suporta mula sa mga mapagmalasakit at mabubuting loob na mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway tumanggap ng walang hanggang yaman ng kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, bigyang lakas mo kami sa iyong pamamaraan. Makalangit na Ama, tulungan mo po kaming huwag na matangay ng tukso ng salapi, bagkus hanapin ang tunay na kayamanan ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria ay magpagindapat
nakalugdan mo ang aming pag-aakin sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon na kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon na pinararangalan ang makahal na Birhen Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lakat, ang makal na Birhen na totoong mapalad na iyong pinili na maging ina ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag ng sanlibutan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikakandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis
muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakad ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lakat ng mga banal na namukay dito sa daigdig nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo,
sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming kinihiling.
upang ang pagpapanangay namin sa makal na Birgen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamakal na yumao at ang lakat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dakilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami ay nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kalasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa isang ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, inalangal ka na.